isang pinagpalang kami po sa aking mga kapwa mananampalataya sa Jesus Glorious Presence Global Church. Tunay nga na isa na naman pong karangalan na magamit ng Panginoon upang magbahagi ng kanyang salita, upang magpalakasan ng bawat isa sa atin sa panahon ng pandemya, sa panahon ng kawalan ng kasiguraduhan ng bawat buhay ng bawat isa. No? Bago po tayo magsimula, tayo po ngayon na yumukot mo na lang. Dakilang Diyos, ang maraming salamat po sa gabing ito na patuloy mo lamang pong gamitin ang aking labi, Lord God, bilang daluyan ng iyong pagpapala, bilang daluyan ng iyong salita na nagbibigay buhay, pag-asa, Lord God, liwanag, Lord God, sa panahon ng kadiliman, Lord God, na aming kinakaharap, Lord God. Hayaan mo lamang po, Lord God, na hindi aking pansariling kalakasan, hindi aking pansariling karunungan, hindi ang aking pansariling kakayanan, Lord God, kundi ikaw lamang po ang siyang patuloy na kumilos, kumandag po sa bawat sa amin, sa pangalan po ng Jesus. Amen. Ang ating pong sa tayo magmula sa 1 John, chapter 4, verse 18, no, sabi doon na, There is no fear in love, but a perfect love casts away fear. No? Tunay nga na sa panahon ngayon, lalo na kung yung mga nakakaranas ng mga COVID, no? Sometimes they feel alone, they feel hopeless, they desperate, no? Desperado sila sa buhay sapagkat tunay nga na maraming rin na nawawala ng buhay, no? Binabawalan ng buhay sa kabila ng mga pandemya, Lord God. No? No? Tunay nga na hindi natin lubos na maisip na sa panahon ito na ang daming alalahanin, ang daming takot, ang daming pangamba sa mga magulang para sa kanilang anak, no? Sa mga estudyante para sa kanilang kinabukasan, sa mga negosyante para sa kanilang hanap buhay, no? Na tunay nga na lahat tayo may takot, no? Pero tunay nga na sabi sa kanyang salita, no? That perfect love casts away fear, no? Yung perfect love na yun nagmumula lamang sa Diyos at sa Diyos lamang, no? Sapagkat siya perfecto, makapangyarihan, siya all-knowing, alam niya lahat, no? Siya ang ating kapahingahan, no? If we will just put our trust in Him, it will just Jesus be the center of our life. Those fear na natin nararamdaman sa pang-araw-araw, sa mga bagay na ating nararanasan sa ating buhay, sa kabila ng pandemya, sa kabila ng sakuna na ating nararanasan, naniniwala ako na it will come to pass if we will just have to focus ourselves sa kung ano ang Diyos sa ating mga buhay. We always have to go back kung ano ang Diyos sa ating buhay, kung ano ang kanyang karakter, kung anong klaseng Diyos siya sa bawat isa sa atin, no? Yung naniniwala ako na ang pagkakilanlan mo sa Diyos is yung bagay na yun na magkapalalim sa iyong pananampalataya, sa pag-unawa, sa pagtitiwala sa Kanya, no? Naniniwala ako na walang bagay na hindi ka kayang tugunin, gampanin kung magtitiwala ka lamang sa Kanya. Una, no, fear, no, unang mas makita natin yung fear can cast away if we will have full trust sa Lord, no? It will just make Him the center of our life, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating sa mga nag-aaral, sa ating edukasyon, sa ating hanap buhay, no? Sa ating mga akaabala, ang ating mga papayarin, sa ating mga expenses, no? Tunay na maraming nga nagsasarang company, maraming nagsasara ang kumpanya dahil sa pandemyang ito sa ating kinakaharap. But if we will just have to put our trust in Him, we know na ang buhay, na alam natin na lahat ng bagay ay may dahilan ng Diyos. No? Lahat ng bagay ay pinaparana siya sa akin, hindi dahil may God siya sa atin, hindi dahil pinaparana niya tayo, hindi dahil para mas lalo tayong lumalim sa pagkaunawa sa kanyang salita, sa kanyang pagka-Diyos, no? Sa kanyang na siya yung ating tanging kailangan sa ating mga buhay, na walang bagay na mahirap sa kanya, no? First, fear
can cast away all the things we are niisip sa ating mga lalahanin sa mga buhay, sa ating buhay. No? Tunay nga na lahat tayo takot, no? Maraming bagay na takot. Pero kung tayo lamang po yung magtitiwala sa kanya, sa kanyang pag, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang mga ginawa sa ating buhay, no, no, we always have to go back kung gaano ganing mabuti ang Diyos sa atin. Hindi lamang sa panahon ng tayo masagana, masaya, no, kundi naniniwala ako sa panahon ng pighati, sa panahon na hindi natin alam, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon na alam natin na ang buhay ay parang isang iglap, no. Para, kung makikita nyo sa Facebook, halos lahat, no, maraming puro nakakandila, no, mga namatayan, no, na wala nang mahal sa buhay. Pero naniniwala ako na may dahilan ng Diyos. We just have to see to it. Kung di natin man natin makita ngayon, naniniwala ako through days, no, through His guidance, through His love. Okay lang. Natunay nga na may bagay na hindi kakayan, na hindi kayang gawin ng Diyos, no? Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos kung tayo lang ang magtitiwala sa Kanya. No? Sabi doon na, sabi nga, yung isa sa mga bagay na, Malachi 3:6 nga, yung isa sa mga favorite memory verse ko maikli, I am the Lord who changes that. Kung sa panahon nila Abraham, sa panahon nila David, sa panahon ngayon, sa panahon ng Panginoong Jesus, no? Hindi siya nagbabago. Siya yung patuloy na kumikilos, gumagabay. Siya yung patuloy na pumakatagpo sa bawat isa sa atin. No? Second point is, we just have to embrace the love of God to the people around us. Na He will use someone to show His love, no, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating mga ka-office mate, no, sa ating mga kapaligiran, no, na naniniwala ako na walang bagay na alam ko gagamit at gagamit siya ng mga pagkakataon ng mga tao sa ating paligid upang mapakita na ako yung Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailan pa man, na ako yung Diyos na patuloy na kumakatagpo sa inyo, no, sa pamamagitan ng ating mga mahal sa buhay, sa pamamagitan ng mga tao na sa paligid natin, even sa strangers natin nakakasalamuha. Naniniwala ako na God will use someone else to be blessings, to be a blessings sa iyo, sa bawat sa atin, no, sa mga doktor na nagbibigay kanyang ginagamit na instrumento upang makapagtugtong sa ating buhay, no. Na naniniwala ako na walang bagay na hindi siya kayang ibigay sa'yo kung iyong naisin, kung kanyang naisin sa iyong buhay. Tunay nga na walang bagay na hindi kayang tugunan ng Diyos. Kasi sa panahon na tayo takot, ito'y ginagamit ng kaaway upang nakawin yung pananampalataya, yung pagtitiwala sa Kanya. Yung takot na kung saan marami tayong naiisip, kabalisaan sa buhay, sa mga bagay na nangyayari, no? Sa mga bagay na hindi natin lubos na maisip. No? Tunay nga na ang Diyos lagi yung naririyan. No? Sabi niya na nga sa Kanya siya, no? My perfect will is good. My will is good, perfect, and acceptable. Ang kalooban ng Diyos ay perpekto, nakatanggap-tanggap, nakalugod-lugod sa bawat sa atin. Na minsan hindi natin maunawaan kung bakit ito nangyayari, pero naniniwala ako na may magandang layunin, may dakilang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Nawa yung tanga-takot natin sa buhay, mga alalahanin natin ay ipagkatiwala natin sa kanya. Sabi doon, cast all the burdens upon me and I will give you rest. Alam ko isa sa mga burden natin ay yung takot na, no? And God will give us rest sapagkat siya yung Diyos ng kapahingahan. Sa panahon ng kabarisahan, sa panahon hindi natin alam ang ating gagawin, sa panahon na tunay nga na talagang hindi natin alam kung ano mangyayari sa mundo, no? We will just have to put our trust in Him alone.
sa panahon na tunay nga na walang bagay na imposible sa kanya. Tayo po ay imuko at manalangin na dakilan Diyos, sa maraming salamat po sa iyong salita. Tunay nga ang iyong pag-ibig na perpekto ay magpapawi ng aming mga takot at alalahanin sa buhay. Lord God, itinataas namin sa inyo ang aming pamilya, ngayong mga mahal sa buhay, ang mga tao na sa aming paligid. Lord God, itong pandemyang ito ay magkakaroon ng katapusan, magkakaroon pagkakaroon ng pagkakataon na muli kami ang makakapagnanamahan, kasama-sama magpupuri sa iyo, na itataas ang iyong pangalan, na sama-sama kami magbibigay ng testimonya na ikaw ang Diyos na mabuti noon, ngayon at kailanpaman. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos, kumakatagpo, na patuloy na nagbibigay ng mag-asa sa bawat isa sa amin. Lord God, tinatas ko sa panalangin, Lord God, ang Jesus Glorious Presence Global Church, sumala kay Pastor Arnold, kay Sister Linda, Lord God, sampu ng kanyang pamilya, kay Pastor DJ, Lord God, kay Michelle, Lord God, kaya sa kanyang mga anak, Lord God, kay Kaya, Lord God, sa kanila, Lord God, na ingatan mo sila, na i-cover mo sila ng iyong banal na dugo, at tugunin mo lahat ang kanilang mga pangangailangan, Lord God, hindi lamang po basta financial, kundi malayo sa sakit at karamdaman, malayo sa sakuna, Lord God, na ingatan mo sila, na alam ko, Lord God, pagkapalay mo yung lagi na ribigyan sa kanilang pamilya, Lord God. Ngayon din naman po ang mga elders ng church, Lord God, kaya Mr. Mercy, sa kanyang asawa, kay Tatay Oni, Lord God, sa kanyang mga anak, at kanyang mga apo, Lord God, pagpalay mo ang bawat isa sa kanila, iligyan mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan na walang bagay, na imposible sa'yo na walang bagay na hindi ka kayang gawin, Lord God. Pagpalain mo sila, na inawag-nawag mo, Lord God, hayaan mo, Lord God, na makita ka nila. Ikaw ang Diyos na hindi nagbago noon, ngayon ang kailang pamay. Ganyan lang po kay Sister Rachel, kay Brother Mike, Lord God. Tinatasos ko na lang, Lord God, na ingatan mo sila. Sampo na kanilang mga anak, kay Kayla, kay April, kay Mikel, Lord God, na ingatan mo ang bawat isa sa kanila, Lord God. Ilayin mo sila sa lahat ng uli ng kapahamakan na walang bagay na imposible sa iyo, Lord God, na tugunin mo kanila mga pangangailangan, sa pag-aaral, sa pag-iingat, Lord God, na ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos, kumabay, na patuloy na tugunin mo kanila mga pangangailangan, financial, Lord God, spiritual, Lord God, pagkain sa araw-araw, Lord God, na bigyan mo sila ng mga tamang tao na tutulong sa kanila, Lord God, na alam ko walang bagay na imposible sa iyo. Ganun ang gayon din naman po kay Nanay Emma, Lord God, sa po na kanyang mga apo, mga anak, Lord God, na ingatan mo ang bawat isa sa kanila, na pagpalaim mo ang bawat isa sa nila, na ilayong sa sila tauri ng kapahamakan, gawa ng kaaway, Lord God, na nata kanilang nais na kanilang mga puso yung tugunin sa pamilya ni Nanay Emma, sa Baharo family, Lord God, na walang bagay na imposible sa iyo. Ganyan din naman po sa Taboro family kay Sister Angie, sa po na kanyang mga anak at mga apo, Lord God, na ingatan mo sila sa mga sila naroon, natugunin mo kanilang mga pangangailangan, na ikaw ang Diyos, hindi nagbabago noon na ilang paman. Kay Sister Cathy, Lord God, na kay Brother Noel, na kung saan siya nasa Malayo, Lord God, na ingatan mo siya sa panahon na siya patuloy na nagkatrabaho, Lord God, sa Malayo, ingatan mo siya, paprotektahan mo siya sa lahat ng gawa ng kaaway, Lord God. Lord God, pagpalaay mo ang pamilya Peralta, Lord God, kay Renren, kay Lassie, Lord God, kay Ronel, Lord God, kay Sister Cathy, Lord God, na pagpalaan mo ang bawat isa sa kanila, na hayaan mo, Lord God, na may cover sila ng iyong banal na dugo, na lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, at lahat ng bagay ay sa iyo lamang, O Diyos. Gayun din naman po sa pamilya ni Brother Obet, Lord God, na ikaw ang siyang patuloy na kumilos, kumabay sa bawat isa sa kanila, ingatan mo po sila, tugunin na kanila mga pangangailangan, na walang bagay na imposible sa iyo, Lord God. Gayun din naman po sa pamilya ni Nanay Cherry, Lord God, sa pamilya nila Paul, Lord God, na ingatan mo ang bawat isa sa kanila, tugunin mo na mga pangangailangan, na walang bagay na imposible sa'yo, na walang bagay na hindi kakayang tugunin, gawin, Lord God, na alam ko ikaw ang Diyos sa makapangyarihan, na walang bagay na imposible sa'yo, Lord God, kung kami lamang po ibibigay ang aming mga pagtitiwala sa'yo, yung tutugunin ng lahat ng ito, Lord God.
agad ang lahat ng miyembro ng Iglesia ng His glorious presence. Pag wala mong bawat sa kanila, kay Jericho agad sa mga pamilya ni Sister Melly, Lord God, Yorko, Lord God, ng Yorko family, Lord God, pagbalain mo ang bawat isa sa kanila. Ang Cambronero family, Lord God, pagbalain mo sila, Lord God, tigunin mo ka ng mga pangalan kay Sister Grace, kay Brother June, sa kanilang mga anak, Lord God, kay Cedric, tsaka kaya Lord God, sa anak nilang babae, Lord God, na kay Jeneline, Lord God, na ikaw ang siyang tuloy na mag-ingat sa kanila, tigunin mo ka ng mga pangangailangan na walang bagay na imposible sa iyo, Lord God. Ang bawat membro ng Iglesia namin, Lord God, ang nasa music ministry, Lord God, nasa ang mga prayer warrior, Lord God, ang bawat isa sa kanila, Lord God, ay yung didinggin, tutugunin na kanila mga pangangailangan na walang bagay na imposible sa iyo, Lord God, at tinataas ko sa panalangin ng aming, ang aming bansa, Lord God, na lahat sana na nang mabuno, simula sa barangay hanggang sa national, Lord God, sa presidente, ay bigyan mo sila ng katalinuhan, karunungan na nagmumula sa iyo na mamatugunan ng kanilang mga magampanan na kanilang mga tungkulin, Lord God, sa bayan ito, na may takot sa iyo, na mayroong wisdom na nagmumula sa iyo, na itong pandemyang ito ay matatapos at magkakaroon ng mga kasagutan ng mga panalangin ng mga Kristiyano na makakabalik tayo sa normal. Lord God, alam ko walang bagay na imposible sa iyo, na minsan may mga takot lang sana yung mga puso, but your perfect love will cast away all the fears we have in our life, Lord God. Na lahat ng natang takot na aming nararanasan, lahat ng mga takot na aming naiisip, nararamdaman sa aming buhay, ay alam namin na may kawakasan ito. Kapagkat ikaw ang Diyos, may perfectong pag-ibig. Na nais mo lamang ay kabutihan sa bawat isa sa amin. Na nais mo lamang, Lord God, ay pagpalain ang bawat isa sa amin na walang bagay na hindi ka naiisip na walang bagay ka naiisip na masama, kundi lahat ang naiisip ay para sa amin kabubuti, lahat ang naiisip ay para sa amin para sa amin paglago bilang isang Kristiyano, Lord God. Lord God, sa pananalangin kong ito, Lord God, na alam ko hindi pa ako karapat dapat sapagkat ako ay makasalanan sa iyong harapan, ngunit hayaan mo, Lord God, na patuloy mo lang gamitin ang aking labi, ang aking tinig, Lord God, bilang daluyan ng iyong pagkapala, Lord God. Maraming salamat po. Ikaw lamang po ang siyang patuloy na may taas sa parangalan, sa pangalan po ng Jesus. Amen. God bless everyone.